Manileño. Bago ko po simulan ang aking kwento, gusto ko lamang po sanang bigyan ng pagbati ang lahat ng bumubuo ng channel na ito. Pati na rin ang mga katulad kong matagal nang nakasubaybay sa inyo. Ako nga po pala si Ruel, 58 anyos. Nagtatrabaho po ako ngayon bilang tanod sa barangay kung saan din ako nakatira ngayon. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari pa noong aking kabataan. Noong mga edad 19 hanggang 20 anyos pa lamang ako. Sa tansya ko siguro ay mga nasa taong 1985 nang mangyari ito. Nang mga panahong iyon ay nagtatrabaho po ako bilang boy sa isang pamilyang medyo may kaya sa buhay. Sa kanila rin kasi nagtatrabaho noon ang nanay ko bilang kasambahay. Kaya naman sa kanila na rin ako namasukan habang nag-aaral ako noon sa kolehiyo. Tutal ay halos kasabay ko na rin namang lumaki ang tatlong anak na lalaki ng mga amo ko na halos kalapit ko lang din naman ng edad. Sina Gabriel, Angelo at Kiko. Sa Maynila naman talaga ako ipinanganak ng nanay ko at doon na rin ako lumaki. Pero siya ay tubong taga-Basilan talaga. Nang malaman yun ng tatlong anak ng amo ko ay pinilit nila akong magbakasyon kami sa lugar ng nanay. Tutal ay bakasyon naman daw namin noon. Mabilis akong tumanggi sa kagustuhan ng tatlong mokong. Una ay dahil ayaw ko sanang iwan sa nanay ko ang lahat ng trabaho sa bahay na pinagtatrabahuan namin. Pangalawa ay dahil sa mga kwento ng nanay ko tungkol sa kung ano-anong kababalaghan daw na mayroon sa kanilang lugar. Ang sabi kasi niya ay uso raw ang mga maligno, engkanto, mangkukulam o mambabarang sa kanila. Bukod pa roon, mayroon din daw mga gumagalang aswang doon. At aaminin kong nang mga panahong iyon ay talagang duwag ako sa mga ganoong bagay. Ang KJ mo naman, Ruel, pumayag naman ang nanay mo. Isa pa, kami naman ang bahala sa gastos, basta't samahan mo lang kami. Patuloy pa rin pamimilit ni Kiko sa akin noon, kahit na nakailang tanggi na ako sa kanila. Sus, huwag niyo nang pilitin yan, natatakot kasi yan sa ikinuwento ng nanay niya tungkol sa mga aswang daw na gumagala doon sa baryo nila. Takot sigurong makain. Akala mo naman, masarap siya. Singit naman ni Gabriel na siyang panganay sa tatlo. Pagkatapos ay humagalpak sila ng tawa sa harap ko. Nakaramdam ako ng hiya. Nang mga sandaling yon ay parang naapakan ang pagkalalaki ko kaya medyo napikon ako. Ibinaba ko noon ang hawak kong walis tingting pagkatapos ay hinarap sila. Hoy, hindi ako duwag ha. Kung gusto niyo talagang magpunta doon, sige tara! Sasamahan ko kayo basta sagot niyo ang gastos at babayaran niyo ako ng extra para sa pagsama ko sa inyo. Nasabi ko na lang tuloy sa kanila. Huli na. Para magsisi pa ako sa binitawan kong mga salita dahil bago pa ako makapag-isip ay inabutan agad ako ni Gabriel ng 1,000 piso noon galing sa kanyang pitaka. Nanlaki pa ang mga mata ko nang abutin ko yon dahil ng mga panahong yon ay malaki pa ang halaga ng 1,000. Deal na yan, Ruel, ha? Wala nang buhay yan! Nakangisip ang sabi niya sa akin. Kaya naman ibinulsa ko na lang ang pera at pilit na tumango.
Sa madaling sabi, ilang araw lang ang lumipas ay naroon na kami sa Basilan. Walang kaalam-alam na ang trip pala namin yun ay mauuwi sa isang alaalang mahihirapan kaming ibaon sa limot. Sa wakas ay nakarating na rin kami sa destinasyon namin. Sinalubong kami ng isang baryong kakaunti lamang ang tao. Nakaramihan pa ay mga kakilala ng nanay ko. Doon kami nakipanuluyan sa isang tiyuhin ni nanay na may-ari ng isang bakanting kubo. Bagamat wala pang kuryente sa baryo noong mga panahong yun, ay presko naman ang pansamantalang tutuluyan namin ni na Gabriel, Kiko at Angelo. Dahil gawa sa kawayan ang kubong yun at may silong pa sa ilalim. Nakailang reklamo pa ang tatlo tungkol sa kubo pero sa huli ay wala naman na silang nagawa dahil nandoon na kami. Ruel, ano ba ang sadya nyo at dito nyo pa naisip magbakasyon? Eh wala namang gaanong pasyalan dito sa atin. Kinaumagahan ay tanong sa akin ng tiyuhin ni nanay habang nag-aalmusal kami ng dala niyang kamoteng kahoy. Eh, gusto raw ho ng tatlong yan ang adventure. Sagot ko naman at inginuso yung magkakapatid. Napakunot ang noo ni Tio Mario dahil sa sinabi ko. Anong adventure? Loko kayong mga bata, kayo baka maisipan niyong makipamiesta doon sa kabilang baryo ha? Nako, ngayon pa lang. Sinasabi ko na sa inyo, huwag na kayong tumuloy. Delikadong magpunta doon sa mga ganitong panahon. Bilog ang buwan. Alam mo naman yan, Ruel, hindi ba? Mabilis namang babala sa akin ng Tio Mario na agad kong tinanguan. Ngunit, ano pa nga ba ang aasahan ko sa tatlong mukong nakasama ko? Pag-aalis na pag-aalis pa lang ni Tio Mario sa kubo namin, agad na nila akong nilapitan pagkatapos ay kinulit nila ako tungkol sa pistahan sa kabilang baryo. Ruel, tara na, dalhin mo na kami sa kabilang baryo. Nakakaboring naman pala kasi rito sa lugar ng nanay mo eh. Maktol sa akin ni Kiko na ngaling-ngali kong sikuhin dahil sa sobrang pikun ko ng mga panahong yun. O nga, Ruel, sige na! Gusto ko sanang tumanggi noon. Pero bago ko pa yun magawa ay naglabas ng 500 piso si Gabriel bilang suhol sa akin. Nang mga panahong yun ay kailangan-kailangan ko ng pera dahil nang iipon ako para sa tuition. Kaya muli ay pikit mata ko na lamang yung tinanggap. Kaya naman kinagabihan, nang halos tulog na ang lahat ng tao sa baryo ni nanay, pumuslit kami at nagpunta sa kabilang baryo. Nasa Bukana pa lang kami ng kabilang baryo nang kalabitin ako ni Angelo. Ruel, kala ko ba may pistahan dito? Bakit parang andilim naman? Ni walang mga banderitas. Wala nga rin tao dito sa labas eh. Kakamot-kamot ang ulong tanong niya sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko rin alam kung bakit ganoon. Yun pa lang naman kasi ang unang pagkakataong nagpunta ako doon dahil ayaw naman akong palayuin ni nanay sa bahay sa tuwing magbabakasyon kami sa Basilan. Hindi ko rin alam. Mabuti pa, uwi na lang tayo, parang hindi maganda ang kutob ko rito eh. Naduduwag ka na naman eh. Mukha namang nasa Bukana pa lang tayo. Tara na, pasok pa tayo sa loob. Sabi niya pa, pagkatapos ay nanguna siya sa paglalakad.
Wala akong nagawa kundi ang sumunod na lamang sa tatlong mokong. Habang naglalakad kami ay enjoy na enjoy pa sila sa kwentuhan dahil kahit papaano ay bagong experience daw ito para sa kanila. Pero ako, ng mga sandaling yun eh, pinapawisan na ng malamig. Hindi lang ako nagsasalita noon, pero ang totoo ay kinikilabutan na ako kanina pa. Para kasing may sumusunod sa amin. Para kasing may naririnig akong pagaspas ng pakpak sa himpapawid bukod pa sa kakaibang yabag sa aming likuran. Pero nagtatalo ang isip ko kung totoo ba yun o guni-guni ko lang dahil ayaw ko nangang masabihan ulit ng duwag. Ilang minuto pa ang itinagal ng mga pagaspas at yabag na naririnig ko sa di kalayuan. Para namang hindi yun napapansin ng mga kasama ko. Pero talagang hindi ko na matagalan pa ang nararamdaman kong takot. Ang ginawa ko, kinalabit ko si Gabriel. Mabilis naman niya akong nilingon. Pero nang pumihit siya paharap sa akin ay hindi sa akin napunta ang kanyang atensyon. Bakit? Tanong ko sa kanya nang makita kong unti-unting nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig siya sa likuran ko. Maliwanag naman kasi ang buwan noon, kaya naaaninag ko ang mukha niya. Takbo! Mahinang sabi ni Gabriel na hindi ko gaanong narinig. Ha? Ang sabi ko, takbo! Takbo na tayo, Ruel! Putang ina! May halimaw sa likod mo! Biglang sigaw niya pagkatapos ay nagtakbuan na silang magkakabatid. Hindi na ako lumingon pa noon para tingnan kung ano ang sinasabi niya. Basta nakitakbo na lang ako na may luhang tumutulo sa mga mata ko. Pati ang uhog ko sa ilong ay wala na akong pakialam kung lumalabas. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Mama, papayo ko na! Dinig kong hiyaw ni Kiko na panay ang tawag sa nanay at tatay niya. Si Gabriel naman ay tumatakbo habang bitbit na ang kapatid na si Angelo na muntik pang madapa habang kumakaripas kami. Dinig na dinig ko ang papalapit na tunog ng pagaspas pati na rin yung parang tumatakbong yabag na nakasunod pa rin sa amin. Hindi ko alam kung ano ang naisipan ko ng mga sandaling yun pero hindi ko napigil ang mapalingon sa likuran namin. At doon ay nakita ko kung ano ba ang nakita ni Gabriel. Isang malaking asong kulay itim na nakabuka ng malaki ang bunganga na animo ay handa na kaming lulunin ng buhay ang noon ay humahabol sa amin. Bukod pa sa tila malaking paniki sa aming ibabaw na nakikita kong nakalawit ang may kahabaang dila. Halos maihi ako sa sarili kong pantalon ng mga sandaling yun dahil sa takot. Talagang malapit na nila kaming abutan. Mabuti na lang at mabilis din kaming magsitakbo noon. Wala na kaming pakialam kung ano ang mayapakan namin. Ang mahalaga, hindi kami madapa at maabutan ng dalawang nilalang na humahabol sa amin. Akala ko talaga ay katapusan na namin ng mga sandaling yun. Kinakapos na rin kami ng hininga. Pakiramdam ko ay babagsak na ako anumang oras at alam kong ganoon din ang mga kasama ko. Hanggang sa ilang saglit pa ay bigla kaming nakarinig ng malakas na putok ng baril sa di kalayuan. Ruel, dito kayo! Hiyaw sa akin ni Tio Mario na noon ay nakasalubong namin sa daan. Kasama niya ang ilang mga kabaryo niya na may dalapang sulu.
Matindi ang naging pasasalamat ko noon sa Diyos nang malaman kong ligtas na nga kami talaga dahil naitaboy na ni Dio Mario ang mga aswang na humahabol sa amin. Kaya lang ay nakatikim kami ng tig-iisang batuktok galing kay Dio Mario. Mabuti na lang pala at pinuntahan niya pala kami kanina sa kubo para sana bigyan ng isa pang kumot pagkatapos ay nalaman niyang wala kami roon. Kinabahan siya kaya naman nagpasama siya sa mga kabaryo niya para hanapin kami. Mabilis kaming bumalik ng Maynila matapos ang pangyayaring yon dahil sa takot na baka balikan pa kami ng mga aswang na humabol sa amin. Pero kahit na nasa Maynila na kami ay patuloy pa rin kaming dinadalaw ng takot. Halos lahat yata kaming apat ay palaging naiihi sa salawal sa kalagitnaan ng gabi ng isang buong linggo bago pa kami makarecover sa nangyari. Simula noon, hindi na kailanman nag-ayapang magbakasyon ang tatlo. Ako naman ay nadala na ring sumama kay nanay pauwi sa probinsya. Kaya matanda na ako nang muli akong dumalaw doon. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ng karanasan kong ito. Muli, ako po ay si Ruel. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang muna. Kubo sa Kasukalan. Hello po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay sa channel na ito. Ako nga po pala si Sid, isang avid listener ng mga kwentong ipinifeature nyo rito. Gusto ko lang sanang ibahagi ang kwentong mula mismo sa karanasan ng lolo kong Tubong Laguna. Itago na lang po natin siya sa pangalang Agustin. At ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noon pa pong panahon ng kabataan niya. Ikikwento ko po ito kung paano niya ito ikinwento sa amin noon. Noong araw usong-uso pa yung pangangahoy sa mga masusukal na lugar kung saan maraming nakatanim na puno at hindi pa gaanong pinupuntahan ng tao. Naibebenta pa kasi noon ang mga kahoy bilang panggatong. Hindi naman yun ang pangunahin kong hanap buhay noong mga kabataan ko pero nainganyo akong mangahoy noong malapit na ang fiesta. Para naman kahit papaano ay may pera ako. Dahil tuwing fiesta ay uso noon ang mga sayawan kung saan maraming babae rin ang maaari kong makilala. Isang araw, tanghali pa lang ay nasa kakahuyan na ako para makarami. Medyo hindi ko namalayan ang oras dahil nawili ako sa ginagawa ko. Kaya hindi ko napansing dapit hapon na pala. Pauwi na sana ako noon para i-deliver yung mga kahoy na nakolekta ko. Pero may narinig akong huni sa may ulunan ko. Dahil doon, napatingala ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang napakalaking ibon na lumilipad papasok palalo sa masukal na kakahuyang yun. Nasa bukana lang kasi ako ng kakahuyan dahil pinagbabawalan ako ni Itay na lumayo.
Pero naisip ko ng mga sandaling yun na pupwede kong ibenta yung ganoong kalaking ibon. Lalo't fiesta pa. Sigurado akong maraming magkaka-interes doon. Kaya naman walang pagdadalawang isip kong sinundan ang ibong yun at iniwan muna sa bukana ng kakahuyan ang mga nakolekta kong panggatong. Lakad ako ng lakad. Napakaingat kong sinundan ang ibon para hindi yun mawala sa paningin ko. Kahit na medyo dumidilim na ang paligid eh, tinalasan ko talaga ang mga mata ko para lang masigurado kong mahuhuli ko ang ibong yun. Kaya lang, habang naglalakad ako, nakasalubong ko naman ang pinsan kong si Nonoy. Kuya Agustin, anong hinahanap mo? Hindi ka pa uuwi? Tanong niya sa akin. Uuwi na. Mauna ka na doon, susunod na lang ako. Sagot ko naman. Pero mukhang nahalata yata ng pinsan ko na may itinatago ako kaya sinundan niya ng tingin yung tinitingnan ko. Mabilis niya namang nakita yung malaking ibon kaya napangisi siya. Huhulihin mo yun, no? Tanong niya sa akin. Sali ako. Hindi mo naman mahuhuli mag-isa yan eh. Sabi niya pa sa akin. Sa takot na baka maiwala ko yung ibon ay hinayaan ko na lang si Nonoy na sumama sa akin. Sinundan namin yung ibon hanggang sa talagang binalot na ng dilim yung paligid at medyo nakalayo na talaga kami sa bukana ng kakahuyan. Pero wala pa rin kaming pakialam ni Nonoy. Todo sunod pa rin kami sa malaking ibon hanggang sa bigla na lang itong huminto at dumapo sa isang kubo. Bakit may kubo rito sa gitna ng kakahuyan? Ngayon ko lang ito nalaman. Sino kayang may-ari niyan? Takang tanong ni Nonoy sa akin habang nakatanaw kami sa kubo. Nagkimit-balikat lang ako dahil hindi ko rin naman alam ang sagot. Malay ko ba? Hindi naman ako nagpupunta rito. Sabi ko na lang na patuloy pa rin sinisipat yung ibon na parang bigla na lang nawala. Sa kasisipat ko, doon ko nakita na mayroon palang malaking butas yung bubong ng kubo. Malaking malaki yung butas. Sa palagay ko ay kasya doon ang tao. Noy, bakit hiyang may butas yung bubong? Tanong ko pa kay Nonoy, pero hindi niya rin daw alam kaya inaya na lang niya akong silipin namin yung loob. Hindi ko alam kung saan kami kumuha ni Nonoy ng tapang para silipin niya ang loob ng kubong yun sa gitna ng kakahuyan. Basta ang alam lang namin, pagsilip namin sa kubo ay pareho kaming muntik nang maihi sa takot dahil nakita namin yung kanina'y inaakala naming malaking ibon na ngayon ay bumabalik na pala sa kalahati ng kanyang katawan. Kitang-kita namin kung paano muling nagdikit ang tiyan ng babae na kanina ay may malaking hati sa gitna. Ang malaking pakpak sa likuran niya na mukhang pakpak ng paniki ay unti-unti ring pumasok ulit sa likuran niya. Kagat-kagat namin ni Nonoy ang mga dila namin para lang huwag kumawala ang sigaw na kanina pa gustong umalpas sa aming mga lalamunan. Sumenyas pa ako kay Nonoy na sa pagbilang ko ng tatlo gamit ang daliri, magsitakbo na kami. Pero hindi pa ako nakakaisa ay nakita namin yung babae sa loob ng kubo na bigla na lang humarap sa amin. Nanlalaki ang mapupulang mata niya habang nakatitig sa amin, lalo pa kaming natakot nang bigla siyang ngumanga ng pagkakas.
nagkalaki-laki pagkatapos ay pinalitaw niya ulit ang malaki niyang pakpak. Doon ay napasigaw na talaga kami ni Nonoy. Pagkatapos ay pareho na kaming naghilahan patakbo. Kumaripas kami dahil alam naming hahabulin kami ng babaeng ngayon ay malinaw na sa aming isa palang manananggal. Dapat hindi na ako sumama sa iyo, Kuya Agustin. Aswang pala yung hinahabol mo, hindi pala ibon. Susumbong kita kay nanay. Umiiyak na paninisipan ni Nonoy sa akin habang tumatakbo kami. Halos naghahalo na ang luha, uhog, pawis at laway sa kanyang mukha dahil sa sobrang takot. Sinabi ko bang sundan mo ko? Gigil na tugon ko tuloy. Lalo kaming napaiyak na dalawa nang bigla naming marinig ang huni ng manananggal sa likuran namin. Hayan na nga, nakasunod na siya sa amin. Ang masaklap pa, biglang nadapa si Nonoy kaya napahinto kami sa pagtakbo. Gusto ko na nga sanang iwanan ang lampang iyon pero nakonsensya naman ako dahil mas matanda pa rin ako sa kanya ng ilang taon. Pinilit kong itayo si Nonoy at habang itinatayo ko siya, may nakapa ako sa bulsa niya. Nang silipin ko kung ano yun, nalaman kong asin pala yun dahil nagbunta pala siya rito sa kakahuyan para mangain ng manggang hilaw. Ang ginawa namin, ipinahid namin ni Nonoy sa balat namin yung asin. Katal na katal pa kami habang ginagawa namin yun. Pero natuwa kami nang biglang nawala yung manananggal na humahabol sa amin. Hindi namin alam kung natakot ba siya sa asin o ano, pero nawala siya. Pag-uwi namin ni Nonoy, nagsumbong agad kami sa mga tatay at tiyuhin namin na mabilis naman kaming pinaniwalaan. Kaya sumugod sila doon sa kakahuyan. Pero wala raw silang aswang na naabutan doon, sabi ng tatay ko. Nandoon pa rin daw ang kubo, pero walang nakatira doon. Sabi nila ay baka tumakas na raw ang manananggal dahil sa takot na baka patayin siya ng mga kabarangay namin. Ang sabi pa ng mga kamag-anak namin na maswerte raw kami at hindi bilog ang buwan, kaya medyo mahina ang aswang na yon. Kaya maaga itong umuwi. Dahil kung nagkataon daw na kapanahunan ng kalakasan nito, ay baka hindi kami nakauwi sa amin. Dahil doon ay hindi na ako nagbalak pang sumali sa fiesta dahil sa takot na baka doon ko pa makita yung manananggal. Hindi na rin ako bumalik pa sa pangangahoy. Sino ba ang hindi madadala kapag hinabol ka ng manananggal? Sa totoo lang po, nang ikwento ito ng lolo ko sa amin noong nabubuhay pa siya ay magkahalong kilabot at hagik-hik ang naramdaman ko. Mabuti na lang po talaga at hindi ako ipinanganak sa kapanahunan nila. Dahil ayaw kong makakita ng manananggal kung sakali. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito at sana ay makapagbahagi pa akong muli ng karanasan ko in the future. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.